natin yung coin pH natin. Ayan siya. Oh. Nakita niyo, nakatagilid tayo ha. Click natin yung all. Lalabas yung coins corona sign dito. Yan. Tingnan nyo lang. Coins corona sign. At dito tayo sa Pluto Coins Pro. Dito tayo sa Coins Pro. Ayan na tayo sa Coins Pro natin. Galing tayo sa Coinpix. At kasi may Coins Pro na tayo, dito tayo mag login sa login ni Coinpix. So, sabihin ko sa inyo, kung wala pa kayong Coins Pro, join waitlist muna kayo mag-click. Kaya ako meron na, ito na. So, ayan, login CoinPH. Login ako sa CoinPH ko. Ayan na, email ako. Email. Ayan na lang sa email. Ayan siya. Automatic na yung password ko at sign in tayo. Ayan siya, nakasign in na siya. Ang gagawin natin, kasi nakasign in na tayo, hanapin natin yung email natin kung anong nakalagay sa email natin. So, dito tayo sa mail natin. May lagi na verification code. So, hanapin yung verification code. Anong oras? Anong oras na yun? 5:35, 5:48. Hindi yan. May bago tayong verification code. Hanapin natin. 547 536. Ito. Coins Pro. May natatanggap kayo sa email nyo na. Stop working and dami na ito ah. Starting nag-invocation for dito na nakita natin na 547 login coins login verification code. Click natin yan, click natin yan. 547, ito na ang code natin. 467994. Oh, 4 4 6 7 9 9 4. Verify natin pag tama yung email nyo. Pag email nyo tagalan ng dinami, mabuksan nyo yan. Pag hindi email ninyo, pasensya, hindi yan mabuksan. Ganun lang yun. O ngayon, andito na tayo sa ano natin, screen ng Coins Pro. Dito na tayo mag-buy and sell. Makikita natin yung mga ano natin, presyo. Makikita mo yung price, kung magkano ang price na bibilihin mo, at magkano din ang galaw niya within 24 hours. Eh ngayon, mababa siya. Kasi, kita nyo, sa 24 hour change, may negative 3.50%. Last price niya, 14.90. Bid niya, 14.87. Ang ask, ang last price na ito, ang price na pwede bilhin mo, 14.90. So, ang gawin natin, bibili tayo ng 14.90. Sa example natin, para matuto kayo paano kumita dito. So, click natin yung side dito. Dito. Ito, balance natin. At itong nakita nyo dito, ay bininta ko na yan. So, 28 pesos lang bilhin natin. Diba? Click natin yung limit. And mayroon dito sa order entry, may kita nyo limit, market limit, stop. Dito tayo mag-click sa limit. Click natin yung limit. Na-click na. Limit
is limit order is about or sell order. Kita tayo sa limit kasi bibili tayo, click tayo ng buy. Buy. Buy tayo, buy. Mag-buy. Kano babilhin mo? Philippine money ang gamit natin dito kasi sa Philippines lang siya. So, click tayo ng PHP. Yeah, PHP. At magkano bilhin natin? So, lagay natin yung gusto nating presyo kung magkano bilhin natin. Bibili ako ng 28 pesos lang. Yeah, ha? Kasi medyo may kamahalan. Kasi sample lang yung ginawa ko. So, bili tayo ng 28 pesos. At saka, ano, magkano ba ang price? Tingnan natin. Ito, 14.90 ang last price. Saan makikita natin yung last price? Dito sa itaas. Makita natin. Ha? Makita natin sa itaas, no? So, dito ang last price. 14.90. O kaya dito, makikita natin sa mga maliliit na numbers dito. Kita ko sa screen. Yan ang last price. May nakahugis na pula. Yan ang last price. So, 40.90 ang i-click natin dito sa price per XRP. Price. 14.90. O, diba? Diba? 40.90 siya. So, dito tayo. 20 space binili natin. Place natin ang order natin. Para mapasok na yung order natin, place natin siya. Yan, makikita nyo. Click natin yung place order sa pinakababa. Yun, yung magumagalaw na pula. Yep. Na-click na natin. Click na natin yung place order natin. Place order natin. Place order natin. Natin sa anong place order. Ito. Place order. So, dito na yun siya. Makikita nyo ang binili nyo dito. Mag-flash siya saglit lang, ha? Wawala yan. Tingnan nyo, nawawala. Tapos na tayo bumili. Ano bang gusto nating price? Baka matulog tayo, magpahinga tayo, hindi natin namalayan na tumaas na siya. Mas maganda na ibenta muna kung anong gusto mong price sa 14.90. Ako dito, ebenta ko ang 14.90 ko, nagbalik 28 pesos siya, ebenta ko na magkano ba? So, click na naman tayo dito sa bintahan. Click, huwag niyong kalimutan, may equivalent siya. Yung 28 pesos mo, ang equivalent 1.876375.8421. Yan ang equivalent niya. So, kanina ang balance natin ay 1,028. Ngayon, 1,000 na lang, 0.57 siya. Kasi, ang 28, binili na natin. So, eto na. Tingnan natin. Paano tayo magbenta? Click natin yung limit. Uli. Limit. Benta. Sa English, sell. Click natin yung sell. Nag-read na yung sell. Ibig sabihin, nakakonnect na siya sa sell. Ano bang klase ang ibenta natin? Bitcoin ba siya? Ano ba? O, XRP ang yan ang natin, hindi Bitcoin. XRP tayo. O, dito na. Makita nyo, ang 1.8763, etc. Nandito na sa maximum makapasok. Ayan siya. Magkano bang gusto mong ibenta sa 40.90 mo? Price per XRP. Magkano bang gusto benta mo dyan? So, benta natin ng 16 pesos. So, 16 pesos ang benta natin. So, yan na. Ang 28 mo ay umabot na ng 30.07. Ang benta mo, 30.07. Kasi mahal ang bentahan, yan lang ang tinubo natin. Pero kung malaki ang bentahan, malaki ang tutubuin mo. Ayan siya,
click natin ulit yung order dito sa baba para matuto tayo. Click natin yung place order kasi naka-order. No? Press enter the amount. Okay. Send. Send siya. Exactly. Exact proper price. 16. 30. Maximum. Maximum niya ay 100. Okay. I-place natin ang order natin. Yan siya. Click mo yung place order sa pinakababa. Yun. Ayan. Ulit na nakalagay yung order mo. Yung 28 pieces mo, kung umabot na yan ng 16 ang price, may 2 pesos ka na. So, magkano ba ang tinutubo mo? Depende sa laki ng baba ng pagbili mo ng presyo. Kaya, ganun. Malaki ang kikitain mo. Ayun, alam na ninyo paano bumili at bumili at magbinta dito para may tubo ka, may kikitain ka. Tubo dito. Yan lang siya. At sana may natutunan kayo sa video na to. Dito makikita nyo yung mga pula dito. Yung mga number dyan, price mark. Urong-uro yan. Yan siya. 1490, 1489. Pag nagbinta ka, 1489, ayan siya. Sa green na siya. Patong. Babalik na yung pera mo dito. Ang 1,000 mo, madagdagan na yan kung nagbenta ka ng 1490. Remember pala, dito sa trading na to, need kilang valid ID at email mo. Ito ang email ko na ginagamit ko. Yan siya. Tapos sa screen mo. Siya madaya, ibinili natin. Tingnan natin yung mga presyo. Ayan siya, yung mga nabili. So, ayan lang. Sa mga nagtatanong paano tayo nakabenta at paano tayo kumita. So, paalala, dito sa taas na to, di lang XRP ang pwede ibenta mo pag nasa Coins Pro ka. I-click natin yun sa taas, yung araw na yon, pwede ka mag-market. Sa market na one. May Bitcoin Markets, BitChute Market, ETH Market of XRP Market siya. Or dito ka pwede mag-click pag may presyo niya, kagaya din ng XRP. Urong-urong din yung presyo niya. Ito yung sa 24 hour change, malalaman nyo dito, minsan umabot dito ng 17.5%, 17.10% pag tumaas na yung presyo niya. Kagaya kahapon, hindi ko lang nabidyohan, 17 ang price niya, umabot siya ng ano dito, 17.90 ang percent niya sa 24 hour change. Malalaman mo ano ang galaw ng presyo, tataas ba o bababa ba siya pag dito mataas sa ano. 24 hour change, tingnan ninyo. Kung phone ang gamit ninyo, kailangan i-desktop site ninyo para ganito ang resulta. Makikita nyo ang 24 hour change. Kasi pag hindi nyo i-distop ang sign ninyo, hindi nyo makikita yung 24 hour change. Ang makikita nyo, last price at bid at ask na ano. Tandaan, pag bumili, dito kayo sa red na line. Kasi yan ang last price na bibili mo. At pag napatong na sa green yung ano mo, presyo na binenta mo, ibig sabihin, babalik na dito sa available balances mo ang pera mo na naibenta. So, yun lang kadali. Next time, ituturo ko sa inyo paano mag-cash out. Pagka mag-cash out para bumalik doon sa CoinPH wallet mo yung pera mo galing sa Coins Pro. Okay? Bye-bye at sana magpanood nyo to at mayroon kayong matutunan dito sa video ko. Maraming salamat sa panonood. Bye.